pong problemang napaka tindi. So Father, yung ganun pong practice, masasabi ba natin na yung gumagawa ng mga pagpepenitensya, makakabuti po ba sa kanila yon o mas makakasama pa pala? Ang tingin ko dyan, huwag kayong magagalit mga kapatid, dahil matindi po yon. You are just punishing your body's temple of the Holy Spirit. Isipin mo yon, tapos paparusahan mo. Jesus did it already. Amen. Deep in my heart, even as a Catholic priest, ito po ang tunay at talagang tumpak na salita ng Diyos. And I know that those who receive Jesus, you will be exempted from such a torture, you know? Mm-hmm. And sabi nga ni Paul, even if I should give my body to be burned but have no love, I'm simply nothing at all. So, naku mo, gumising na po tayo mga kababayan at talagang the time now, this is now the scripture time, 21st century. Lord. Father Archie, ano po ang paninindigan ng Simbahang Katoliko patungkol po doon sa pagluhod, pagsamba, or pag-revere ng mga imahe po? Kinaugalian na through the many centuries, nabanggit ko nga po na our tradition should be baptized by the Word of God. Yung talagang ultimate standard natin, no matter how seemingly beautiful, kasi kapag sanay ka na to protracted long history, akala mo totoo eh. Mm-hmm. Oo. Yes. Are you saying it's time now that medyo baguhin na yung tradisyon yun? Yun na yun. Kaya nga po, salamat sa Diyos, meron po tayong, and for me, huwag kayong magagalit. Ako po isang Katolikong Franciscanong pare, but deep within my spirit, I have to say what is right, and I know, hindi po matutuwa si Lord kung ako'y wishy-washy with my words, no? Kailangan straight po. At maraming matutuwa dahil it's the Word of God. It's not my word, it's not our word, but it is His word. At mabagsik po yung pagtumama. That's also my passion. Amen.